always remember, di ba, if you love the person, just love him. Mm-mm. Do not change him. Just give him the reason to change and let him change himself. And let him change. Babalikan mo, akala mo okay, hindi pa rin naman pala. Eh, di ba? Ang masakit kasi doon yung akala mo, bumalik kayo, yung pala ikaw lang ang bumalik. Our perfect love goes wrong. Ano bang mali? Nag-aaway si nagmamakaawa. Ano bang mali sa nangyari sa atin? Huwag mo naman akong iiwan. Balikan naman natin yung nangyari sa atin. Nagmamahalan tayo noon eh. Diba? Ito yung panahon na iniiwan ka niya pero ayaw mo pa kasi ayaw ka na niya pero mahal mo pa siya. Sabay kayong umibig pero hindi kayo sabay na naglaho. Gusto kang makarelasyon pero ayaw sabihin kung may relasyon kayo o wala. Tapos ang tinanong, kayo ba? Basta masaya kami, pero walang brand. Walang label. Diba? Yung ayaw sabihin kong magjowa, pero pinaparamdam mo naman, diba? Huwag mo ipaparamdam yung isang bagay na hindi mo kayang panindigan. Kasi diba kawawa yung tao eh, yung paparamdam mo sa kanya, mahal kita, jowa kita, pero hindi naman tayo magjowa. So hindi mo alam kung kailan ka magdidemand, hindi mo alam kung kailan ka magre-reklamo. Pag gusto mong umiyak, sasabihin sa'yo, ba't ko umiiyak? Eh hindi naman tayo magjowa. Twice, mahal naman talaga kita. Kaya lang, nauna lang siya. Tingnan mo. Mahal mo ko, pero nauna lang siya. So minahal mo ko dahil tapos ka na sa kanya. Joe, ang rebound sa basketball, hindi sa tao. Kasi yun ang tama. Pero sinasabi ng puso mo, huwag muna, kasi mahal mo pa. Diba? Pero sa totoong buhay, mas sinusunod natin yung puso kaysa sa utak. Mas kaya nating tiisin ang sakit ng isip kaysa sa sakit ng puso. Kasi ang gamot sa sakit sa ulo, madaling makita sa butika. Pero ang gamot sa sakit sa puso, ang hirap-hirap makita. Pag sinasabi ni... eh, yung lalaki tulog na, hindi na naman magre-reply. Lalong sasabog yung init ng ulo ng babae. Magka-text kayo lang kung ano-ano. Habang natutulog, sasabi niya, isang text lang, hindi ka maka-text. Malaki bang mawawala siya pag nag-text ka? Malaking bagay ba yung hinihiling ko? Text lang naman. Hindi naman ako magagalit kung sino kasama mo. Nasaan ka ba? Kasama na naman mga barkada mo. Kasama na naman mga kaibigan mo. Sige, may kasama ka babae kaya hindi ka nag-text. Tandaan mo to. Huwag mo akong kakausapin ha. Isang text lang, hindi ka makapag-reply. Buisit ka? Paano ba nag-reply? Eh, tulog nga! What is the value of X? Para sa akin, yun ang pinakamahirap na tanong dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin po alam ang sagot. Hindi ko alam ang sagot kung ano ang value ng ex. Dahil kung ex ka na, bakit may value ka pa? Kung ex ka na, bakit umalis ka na pero parang nandito ka pa? Kung ex ka na, bakit may epekto ka pa? At pag iniisip ko yung value of ex, iniisip ko rin yung sa susunod na letra na why. Why did it happen to us? Bakit wala ka na? Bakit wala ka na at nandito pa ako? Kaya ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. What is the value of X? Babae, nananahimik lang naman. Tapos, liligawan sila ng lalaki. Tapos, susuyuin sila para ma-fall sila dun sa nanliligaw. Diba? Para maging sila. Tapos, pag naging kayo na, biglang sasabihin mo ngayon na sometimes, di ba, mali yung decision mo, ganyan-ganyan. Sana makita mo yung totoo na para sa'yo. Tapos ikaw ang nanligaw sa kanya habang nananahimik siya. Tapos ikaw yung nakipaghiwala. Eh, ikaw yung pumasok sa buhay nung taon sa ending. Ginulo mo yung buhay niya. Tapos, nung nasanay na siyang nandudugon ka, iniwan mo siya. Pero ngayon, hindi niya deserve na lokohin. Bakit, gusto na yung marami, bakit hindi niya deserve na maloko? Well, hindi naman dapat deserve lang lahat na maloko, pero ikaw para sa'yo. Kasi naniniwala ako na
napakasama na lang nung tao na nanloloko sa taong nagmamahal at nagkakalinga sa kanya. Napakasama nung taong niloloko mo yung tao na maganda yung pakikitungo sa'yo, diba? Kung maganda yung pakikitungo, tapos niloko mo, ang sama-sama mo ng tao nun. Diba may mga tao, masama yung manloko, pero may mga tao masasabihin natin, naku, deserve niya yun, no? Kasi manluloko din naman siya. Pero pag yung tao mabuti, tapos niloko mo, ang sama-sama mo na nun. Isa talaga, doon tayo natututo eh, sa mga pagkakamali. Pinanintigan kita, hindi kita iniwan, kahit hindi na masaya, kahit hindi na nakakakilig, kahit mahirap na, hindi katulad mo, hindi katulad nyo, pag hindi na masaya, aalis na, pag hindi na nakakakilig, mag-iiwan na, pag may problema, mawawala na. Bakit ang pag-ibig ba sa kilig lang? Ang pagmamahalan ba sa saya lang? Ang pagmamahalan ba dapat walang problema? Perpekto ka? Tunggoy ka? Pag malungkot, single agad. Bakit? Lahat ba naman kay relasyon masaya? Sabagay, parang noon, nung tayo pa. Oo, nung dating tayo, na naging kayo. Chat mo. Pero alam mo kung bakit mo sila ka-chat. Magprangkahan na tayo. Kaya ka nag-chat kasi naglalandian kayo. Ah. Kaya kayo nagsimulang mag-chat noon kasi trinay mo na baka yun, majujowa mo o magkakasamting kayo, eh nagkaroon ka ng girlfriend. So, na nagkaroon ka ng girlfriend, dapat stop na yung chat. Ng pakikipaglandian. Kasi pwede kang makipag-chat din naman sa mga barkada mo. That's normal. Pero alam mo sa sarili mo, kung sino doon ang mga kachat mong tropa mo talaga, at kung sino doon ang mga kachat mong kalandian mo. Oo. Ex, pwede mong maging kaibigan? Biglang nawala. Katabi ko siya, kay love you niya na yung bago niya. Ganyan. Oh my God, na-booking mo? May ka-love you na iba? Alam ko naman na meron na siyang iba. Alam mo na meron na siyang iba, pero tiniis mo? Kasi mahal ko pa siya. It's okay, no judgment. Nangyari na sa ating lahat yan. Yung alam na nating mali, alam na nating niloloko tayo, pero nagtitiis pa rin tayo. Alam mong may katek siyang iba, tinitiis mo, kunyari wala kang nakikita. Kasi... Tata kayong babae, ang tagal na namin ha, pero wala siyang pinopost na picture namin sa Facebook. Ang sakit-sakit niyan. Diba? Bakit hindi mo i-post ang picture sa Facebook na magkasama, huwag kang mag-I love you kung di mo siya kayang hawakan sa kalsada. Huwag kang mag-I love you kung di mo siya kayang yakapin at halikan pag may nakakakita. Huwag kang mag-I love you kung lihim lang naman. Kasi masarap yung I love you na pinagmamalaki at ipinangangalandakan. Buksan ang puso niya sa iba. Parang tinatanong, pag nakipag-cool off ka, okay bang mag-entertain ng ibang tao? Para sa akin na, hindi. Kasi, ang cool off, ginagamit para mag-isip, hindi para magpahagip. Ang cool off, ginagamit yan para makapag-isip-isip, hindi para magpahagip. Kasi kung gusto mo palang magpahagip sa iba, i-break mo na. Tapusin mo, parang walang nasasaktang iba. Buti pa yung Tore, ipinaglaban mo sa Mobile Legend, pero yung jowa mo, pinabayaan mo. Bakit parang lumalayo na daw yung damdamin niya dun sa jowa niya? Diba? Dapat yan ang sinisigurado niyo na hindi lumayo ang damdamin sa inyo ng jowa niyo. Tama! Huwag kayong gumawa ng bagay o dahilan para lumayo sa inyo ng tuluyan yung taong nagmamahal sa inyo. Kung magkakahiwalay man kayo, mas maluwag sa kalooban na naghiwalay kayo dahil kasalanan niya. Dahil kasalanan niya. Kaya huwag mo siyang itulak papalayo. Tama. Diba? Iparamdam mo sa kanya kung ano dapat niya maramdaman. Una! Ano? Respeto. Yes! Kailangan ng bawat isa ng respeto. Tama. Iparamdam niyo sa kanila, ipakita niyo sa kanila kung anong deserve nila. Tama. Diba? Tama. Diba? Ano pangalawa? Yung jowa mo, dahil tao yung jowa mo, ituring mo siyang tao, huwag mo siyang ituring na anino. At kung ipakpa
ipapalit mo siya, ipagpalit mo siya sa tao, huwag sa telepono. Kahit ilang beses mong tanungin ang sarili mo kung bakit tayo iniiwan, ilang beses ka rin kakanga dahil hindi mo masasagot ang tanong mo. Diba? Bakit ka ba iniwan? Di natin alam. Pagsakto ka lang, sasabihin, boring ka, iiwanan ka. Pag sumobra ka naman, sasabihin, nakakasakal ka, iiwanan ka. Pag nagkulang ka naman, iiwanan ka. Anong gagawin mo para hindi ka iwanan? Wala ka naman talagang magagawa. Dahil kahit anong gawin mo, kung iiwanan ka, iiwanan ka. Hindi natin kailangan ng ibang tao para magpasaya sa atin. Ay, totoo. Nakakalungkot kasi may mga taong naging parte ng buhay